dito pa rin sa bantayan, hindi nawawala yung mga street tawag itong mga street food. Ay, may ibang klase yan. Siyempre, ginagawa nila yan para mabuhay, kailangan sila kumita at para sa kanyang pamilya. Ito na may mga tinatawag ng mga pajak, di pajak. Ang ginagamit itong manpower yan. Walang gasoline ginagamit siya. Marami dito itong mga motor. Ito naman ang mga prutas. Ngayon, natapos natin yung sa parting likuran ko. Dito naman tayo sa mga daing. Kung tawag sa Bisaya, tawag kay bulat. Dito, makikita ba itong uri ng mga isda na binilat. At usually, ang ginagamit ng maalat ay ang tubig dagat. Hindi sila gumagamit ng asin dito kasi napakamahal ang asin. Pero at least kahit pa paano, tubig dagat ang kailang mga pampalat. Pasok naman tayo dito sa dried fish. Yan. Ang tinda dito yung mga daing. Iba't iba klase ng daing. Dito makikita mo, kung puta ka ng Cebu, dito sa Batayan meron din mga daing dito. Mga naka-plastic na yan, mga naka-ripak na yan. Kanya-kanya presyo yan. Bahala ka kung ano bang pang presyo mga gusto. Meron tinatawag ng tawag ito yung ito, parang bituka ng mga niyan. Sisi. Yan. Ah, sisi yan, tawag yan. Minsan yung mabituka ng alumahan, yan, ginagamit nila. Ito ang, danggit ito. Masarap ito, pero pang presyo, masarap din. Pero kung sa Cebu ka bibili, mahal. Ito, mura ng bahagya rito. Kaya lang, mamamasahe ka. Pero lang, kung may ari ka ng jeep o kaya aeroplano. Ito yung dried fish section nila. Kakaunti lang, hindi katulad sa Cebu, malaki. Okay yung mga daing nila rito, mga vacuum sealed. Kaya lang, pwede rin magdao, magbaon, pabalik na Manila. Pero ang problema lang kasi natin, yung transport. Kasi sa airport, hindi allow talaga yung mga ganyan. Kailangan talaga, kumari nga, courier ang gagamitin. Kundi LBC o JRS. Sige lang, dito lang natatapusin natin ang vlog kong to. Tungkol dito sa mga iba't ibang uri ng daing dito sa Bantayan Island. Maraming salamat at magandang gabi.